Parang sukay din nata ako sa lahat. I love them so much. They're my life. So just be there for them anytime. Nalulungkot ako dahil unti-unti na nawawala yung mga characters, unti-unti na nag-aalisan. Nakita ko sa kanya yung lungkot. Iba yung bigay niya. May sadness eh. Dagsa pa rin ang mga artistang dumalaw sa burol ng bitiranang aktres na si Jacqueline Jose. Marami sa mga kaibigan ang nangulila sa aktres dahil bukod sa napakagaling nitong umarte, ay ganoon din kabuti ang puso nito sa kanyang mga kaibigan at katrabaho. Narito at pakinggan po natin ang mga mensahe nila at pahayag ng tinuturing na anak ni Jacqueline Jose na si Coco Martin. Medyo na-bother ako dun sa sabi ko gano'n. Paano ko na sasabihin kay Mami Jane na maayos yung nakikita ko? Doon naglalakad na kami after the day, papunta na siya ng tent niya, kinausap ko siya media sa labas ng tent. Sabi ko, Mami Jane, sabi ko may kukwento lang ako. Sabi ko, yung character nito, sabi ko, okay sa akin yun, yung parang piling mo, ano, parang anak mo. Pero sabi ko, pag naging mo, nakilala ko ng tatay ko, ano na yan, mag-iba na yan, gano'n. Tapos sabi niya, okay, sorry. Tapos, kaya tapos parang wala lang. Back up na ako, nung pa-uwi na ako, sabi ko sa kanya gano'n, Mijay, bye-bye. Sabi ko gano'n, love you na. Kasi laging gano'n yun. Kasi sobrang lambing niya sa akin. Sobrang, ang hirap ipaliwanag. Pero sobrang, parang anak niya kami talaga doon sa set. Mga directors niya, mga ano niya. And then, pagdating ko ng Saturday, nung nasa Baguio kami, kadarating ko lang, papunta kami pa rin din. Pagdating ko, nagpunta agad ako sa kwarto ni Cherry Pie Picache, ni Mami Pie. Kasi, baka hindi kasi lumakilala ka kung Mami Pie eh. Pagpunta ko doon kay sarap ni Mami Pie, ito ko siya, kwentuhan kami, sabi ko kayo, Mami Pie. Sabi ko, alam ko pinagkukwento ang kanami ni Mami Jean, sabi ko gano'n. Kasi sabi ko, nasa set kami doon, ang pinagkukwentuhan namin doon, sabi ko nga parang may pre-premonition eh. Ang pinagkukwentuhan namin doon, si Charito Solis. Sabi ko sa kanya gano'n kay Mami Jane na doon. Jane, alam mo, sabi ko gano'n, pagka-excel na kita, alam mo, kahit hindi ko nakatrabaho si Charito Solis, pakiramdam ko nakatrabaho ko na siya. Tapos parang siya natutuwa, parang siya kinikilig na ano. Tapos kinuwento niya na, sabi niya, alam mo, si Kita Chato, gano'n. Tapos nung nawala siya, gano'n, doon sa console, gano'n. Tapos napagkwentuhan din namin sa FPJ, alam mo ba, dati sa FPJ, nakakainuman namin. Alam mo kay Pai, gano'n. Tapos kinabukasan, may banyera kami ng ano, ng mga isda. Kinukwento niya lang, masaya siyang kinukwento. Tapos kinukwento ko ngayon kay Mami Pai, na, Pai, alam mo, may kwento pa namin ni Mami J, ganyan. Saturday yun. Tapos after that, nag-ano na kami, nag-motorcade, and then gabi, nag-show kami. Pagkatapos ng show namin, nag-inuman kami, kwentuhan. Pinagkwentuhan ulit namin si Mami Jane. Nagkukwentuhan namin siya. Hindi ko alam ba't lagi ko siyang kinukwento. Hindi ko alam ba't lumalabas sa dila ko na nakukwento ko si Mami Jane. And then after that, nung ano na, natapos kami mga 3 a.m. Tapos umuwi ako ng Manila sa 7 a.m. Dumating ako tanghali. Nag-inig ko ako. 6 p.m. Tumatawag na sa akin si Kita Belo. Pagtawag niya sa akin, gano'n nag-usap kami. Sinabi niya sa akin yung nangyari kay Mami Jane. Tapos after that, tumawag agad ako kay Mami Pai, sa akin Tita Con. Sinabi mo yung balita. Dali-dali lang nagpunta agad kami ng bahay ni Mami Jane para alamin yung sitwasyon. And then yun, nakita na nalaman na namin, ayun nga yung nangyari. Sabi ko na sa sarili ko, nung gabi pala na naiisip ko siya nung hapon, alam mo, sinubwento ko siya. Pagkaramdam ko, nagpaparamdam siya sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit ko siya laging kinukwento, kung bakit ko siya laging binababanggit. Kung pala may nangyari na pala sa kanya. Ang hirap lang tanggapin kasi hanggang ngayon parang nakakashock, di ba? Parang ang hirap ay proseso na hindi mo pa maintindihan na kung totoo ba talaga itong nangyari. Kasi Wednesday lang kami muling magkakasama tapos ngayon
Ito na. Napakarami namin mga bagay na pag-uusapan sa mga industriya, sa buhay niya, sa pamilya niya. Nasa likod. Ganun lang ako ang isang bagay na gawin ni Mish. Kasi siyempre, pag isang tao nakakausap ng mga kwento, nakikita mo yung totoong nararamdaman niya. O yung totoong pagkatao niya. Nung pinatawag kami ni Kuya Roger para sa Eddie Garcia na naayos nila, si Mami Jane nung pinilit kong isama from the set, sabi ko, Mami Jane, pupunta ka ba? Mayan na, wala akong damit eh. Sabi ko, pamibili kita, samahan mo ko. Binabili ko siya ng damit sa Sara. And then after that, nung sinamahan niya, kapunta kami doon, nakinig kami, diba? And then after that, nagkaroon ng kwentuhan kasi gathering yung mga artista. Sobrang saya. Nakikita niya na nag-i-enjoy ako kasi kausap ko siya kaya Robin, si Kapento. Ngabantayan niya lang ako. Tapos mag-isenyasan lang kami. Tinatanong niya ako, oh my God, oh my God. Okay, okay. Tapos hinahayaan niya ako kasi parang sabi niya, first time niya ako nakikita na ang saya-saya ko. Parang nakahinga ako. Parang puro trabaho. Tapos ito meron akong mga nakatasalumuha. Di ba natututo ako sa mga veteran actors. And then, pagka-uwi namin ganun, iahatid ko siya sa bahay niya. Sabi niya, lakas ba tayo tumalas sa 7-11? Bibigyan niya ako. Pabigyan ko sa driver. And then after that, pumunta kami sa bahay niya, nag-inuman kami. Kami dalawa. Nag-reminis kami. Nagkwentuhan namin, simula nung paano niya ako tinulungan. Hanggang sa sinabi ko, Mijin, alam mo, sa totoo lang, kung ano man ako meron ngayon, kung ano man nangyari sa pamilya ko, kung ano man inabot ko sa buhay ko, lahat yung dahil sa'yo. Kasi ikaw, dahil sa'yo, ikaw ay nag-convince sa akin na pumunta ako dun sa ABS-CBN, dun sa show na binibigay sa akin ni Direk Antoy. Sobra ako nagpasalamat sa'yo. At kinuwento niya sa akin doon kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. Sobra. Kaya nga sabi ko, ang swerte ng mga anak niya kasi, kung alam lang nila kung gano'n sila kamahal ng nanay nila. Kasi ako, may mga magulang ako, pero hindi nila naparamdam o yung concern, hindi gano'n. Minsan sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate yung tao pag nandiyan. Minsan nakala lang natin, kulit. Diba? Pakilamera. Pero yung palang mga bagay na yun, yun yung pagpaparamdam nila kung gano'n nila tayo kamahal. Magka-contact lang. Ako, naiingit ako kasi sana nagkaroon ako ng ganung magulang. Yung overprotective. Hindi paglalaban ako ng patayan para sa iba. Yung gagawin ng lahat. Yung ituturo sa akin ng lahat ng bagay. Yung magtatrabaho siya kahit hindi siya matulog pero ang iniisip niya kung paano niya kami bubuhayin. Doon ako bumilip sa kanya. Kaya sabi ko nga, swerte ng mga anak niya kasi siguro hindi man niya na-express ng tama. Pero sa kaibuturan ng puso niya, sobrang mahal na mahal. Maaari minsan, siguro, may mga maling pamamaraan niya. Pero kapag ang tao na wala na dumi, wala ma-appreciate o doon mo makikita yung mga bagay na ginagawa niya na minsan hindi natin naiintindihan niya. Kaya, sabi mga batang mga artista, sa mga artista, tinuring niya na parang mga anak niya. Nagpapasalamat kami kasi naramdaman namin yung pagmamahal niya. Pagmamahal niya sa amin, salamat dahil tinuring niya ako ng isa sa mga sa mga minamahal niya. Yun lang po at maraming salamat. So, bigla ka rin nung unang pinang. Sino nagbalita sa'yo, Sen? Si Boss Bechay na tinex ako. Nasa Singapore ako. Magkasama kami ni Kylie, kaya si Kylie naglalakad kami, iyak ng iyak. Kung mga 30 minutes kami naglalakad, iyak ng iyak si Kylie.
close kasi sila. Oo, dahil magkasama sila sa bilyar, bolera. Hindi ko mapatahan si Kylie. Nagulat ako kasi hindi ko maalam na meron silang ano. Ban. Meron silang ban. Naunahan ako ng ano eh. Kasi nakakabigla eh. Paano niyo pinapun si Kylie? Bilang ama, yung sabihin mo sa kanya, ganun talaga. Kailangan lagi tayong handa. Hindi natin alam kung kailan. Buti meron kayong pinagsamahan. Ano mo na lang yun, namnamin mo na lang yun. Kasi parang naging nanay daw niya talaga. Miss Barbie, anong masasabi? Nakasama mo ba si Miss Jane? Opo, sandali lang po sa That's My Album. Siya po ang Hermana Mayor ng probinsya namin doon sa show. So, ano masasabi mo kay Miss Jane? Nalaman ko lang po sa social media, tapos talagang ginugil ko kung totoo kasi parang nagkaroon ako ng yung parang na moment for mga 5 seconds na inintag yung parang totoo ba na hindi agad nagsigin sa akin na parang too young, too soon. Tsaka gusto ko pa siyang trabaho kasi nakahaba pa po pagkakataon dahil dun na po sa That's My Amor. Sandali lang po kami nagkatrabaho. Eh, isa po talaga siya sa iniidolo kong actress. Kaya sobrang lungkot ko po talaga. Tumawag. Sa Dreamscape, sa ABS-CBN, sa gabi ito, sa pagdalawin niyong lahat para makiramay sa pagkawala ng aking nanay. Hindi ko po ma-explain mo paano nagiging posible na alam ko rin lahat ng mga taong nandito ngayon sinasabi kung gaano kami ng kapatid ko na si Gwen, kung gaano kami kamahal ni nanay. Ganong kalaki yung puso niya na sobra niya kami minahal. Pero kahit lahat ng pagmamahal na ibigay niya sa amin, naging posible pa rin na magkaroon siya ng malaking matilang para sa inyong lahat. Besides dedicating her life to me and my brother, she also dedicated her whole life to her craft. She's been so passionate about it. Mahal na mahal niya rin kayong lahat. Alam ko na sobrang saya niya na malaman na lahat kayong minamahal niya, minamahal din siya. Maraming salamat po. Malaking naging contribution ni Jane in the industry and yung legacy niya will be beyond him. Ang sobra. Sabi ko nga si Jacqueline yung nakakahanga yung how do we call it? Yung journey niya as a human being, no? Bilang tao. Kasi alam mo kung paano rin siya nagsimula. Para siyang Nora Honor eh, yung paano siya nag-umpisa, nagtitinda rin lang siya noon yata ng barbecue or what sa may subi. Tapos sinabi niya na gusto kong maging artista. Pag hindi ako naging artista in naging maayos na artista in 3 years, sabi niya, kasabak na ako sa ibang gagawin sa iba, sa Japan ata. And ginusayan niya, alam mo yan, parang at nakarating siya hanggang sa pinakamataas na karangalan sa isang artista. Yung internationally mabigyan ka ng recognition. I mean, pinapangarap mo lang dating maging artista, pero hindi ka naging artista, naging actress ka, no? Naging actress ka ng mundo. Kasi once na nagka-award ka ng kagaya ng Cannes, artista ka ng mundo, best actress ka ng mundo. Sa ibang klase, nakakahanga, nakakasaludo yung naging takbo ng kanyang buhay at saka masin yung naging tagumpay niya sa karir bilang isang ginagalang mahusay na artista sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kaya
pala. Nag-iisa lang si ano eh, si Jay. Wala siyang kapareho. Thank you, sir. Hanggang ngayon, hindi pa nagsisig sa akin. Hindi pa nagsisig. Ang bata pa ni Jay. Ang bata pa. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.